mula sa maunlad, hitik sa kasaysayan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pangarap, tulad ng bilabilang matayog ang lipad sa papawirin. Tayo ay umangat. Ang ating bayan may iba't ibang kultura, tikas na yaman. Sa ilang daan na taon, minahal ating pinahalagahan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pagsisikap, tulad ng bayaning hindi naduduwag na makamit. Maningning na pagkat iba tayo, tatakbo at kenyo, hindi kailanman matitibag. Anumang pagsubok, matatag tayo, hindi kailanman matitinga. Ginugunita natin ang ika-apat na daang taong pagkakatatag ng bayan ng Boac. At bilang selebrasyon, niyahandog ng pamahalang bayan, sa tulong ng Marinduque State College at National Museum of the Philippines, Marinduque Romblon Area, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Municipal Council for Culture and the Arts, ang Boac Quadricentennial web series na sinimula noong 10 Oktobre 2022. At upang formal na pasimula ng web series Day 2, narito si Dr. Dodi Zulweta upang magbigay ng kanyang mensahe. Maalab pong pagbati mula sa pamilya ng Marinduque State College para sa ika-apat na siglo ng Boac bilang nagsasariling bayan. Gayon din, makabuluang buwan ng mga silid-aklatan at serbisyong pang-impormasyon at buwan din ng mga kabataan at mga bata ngayong buwan ng Nobyembre. Mapagpalang araw po mula po sa Pangulo ng Marinduque State College. Pagbati din po sa atin na Pangulo ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas na kinakatawan po ni Dr. Raul Sebastian. At ganun din po, magandang araw din po sa kumakatawan sa ating punong bayan na siyang nire-representa naman ni Ma'am Jing Loto.
Gayon din sa ating mga co-organizer at katuwang ng serye ng mga webinar na ito, pangalawang episode na po tayo. So ito po ay nakaraan na 10 de Oktubre at ngayon araw po na to ay 1 de Nobyembre. So meron pa po tayong isang episode sa darating na 30 ng Nobyembre. So maraming salamat po sa pangkat ni na Patrick Henry Manguera at ganun din po kay Dr. June Halos at ang inyong pong lingkod, Dr. Randy Noblesa, para po sa Boac Council for Local History, Culture and Art. Tunghayan po natin ang Boac Quincentennial Quadricentennial logo at Quadricentennial song bilang bahagi ng ating ambag sa pagdiriwang na 400 taong muling pagkakatatag ng bayan ng Boac. Makakasama po natin sa serye ng mga webinar na ito ang kinatawan ng Sibiko Kabalikat at ganun din po ng Marinduque Architects buhat sa pamahalaang bayan ng Boac sa Pambansang Museo, Marinduque Romblon area, maging po sa Marinduque State College at mataas na paaralan ng Marinduque. At syempre, sa mga kaibigan natin sa PUP, kasama ang ating visiting researcher ng Australian National University at doctoral candidate na si Sir Brian Biray. Lubos po na pasasalamat din sa pamilya ni Mike Magalang, si Ginang Lyra at kay Binibining Aine Magalang sa pagbibigay po ng pahintulot na ibahagi ang mga sinulat at sinaliksik ni Miguel Rivera Magalang. Isa rin pagbibigay pugay sa ating lokal na historiador na si Lolo Kiko Labay para sa kanyang ambag sa pag-aaral ng labanan ng Pai at Pulalupa. At pasasalamat po ulit kay Lolo Kiko o kay Francisco Labay. So bilang po profesor ng institusyong ito, na nagsasabi na ang pambansang bayani natin na si Jose Rizal, ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Kinakailangan hindi lang sila pag-asa kundi tunay na maaasahan ng ating mga MSC-an, kagaya po ni Binibining Jelly Peralta mula po sa Communication Society. Kung kaya kinikilala din natin ang ambag ng ating mga leader estudyante mula sa College of Education, Arts and Social Sciences, particular ang mga organisasyon pang estudyante ng Institute of Arts and Social Sciences mula sa English, Communication at Arts and Sciences Student Group. Muli po, nakikiisang MSC sa pagdiriwang ng 400 taon ng muling pagkakatatag ng Bayan ng Boac. Karangalan po natin na lumahok sa mahalaga at makasaysayang gawain ito na may temang 400 taong kasaysayan ng Boac, sandigan at inspirasyon ng mamamayan tungo sa mas maunlad na bayan. So muli po, sa sangalan po ng ating Pangulo ng Marinduque State College, kinabati po ng MSC Sentro ng Wika at Kultura, ang ating pong bayan na nagdiriwang po ng Quadricentenario. So maraming salamat at mapag-aalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, Dr. Zulweta, sa iyong mensahe. At kasabay ng pagdiriwang ng Quadricentennial, ngayong ika-isa ng Nobyembre ay ginugunita rin natin ang makasaysayang lansangang 1 de Nobyembre sa Boac Marinduque. At upang bigyan tayo ng linaw ukol sa mga naging kaganapan sa makasaysayang lansangan, pakinggan natin si Engineer Edgardo Laririt. Si Engineer Edgardo Laririt ay Acting Dean of CEIIT and Head of Electrical Maintenance, Head of Engineering Laboratory Unit, at Member of Kabalikat Civicom. Engineer, ano nga po ba yung mga naganap sa makasaysayang lansangang 1 de Nobyembre? Okay, magandang hapon po sa ating lahat. So actually po, itong kaganapan nung 1 de Nobyembre ay kadugsong nung nangyari nung 10 de Oktubre. So ito pong noong pong napatay si Kapitan Bindoy kasama si Kapitan Mio, ang mga natitira po nating mga revolusyonaryo ay nag-usap upang makaganti dun sa nangyari sa kanilang mga kasamahan. Nagsagawa po sila at nagplano
para mapalaya yung kanilang mga kasamahan na nakabilanggo sa kasarian. Noong 1 de Nobyembre, at sa pangunguna po ni Kapitan Mendez, sinalakay po nila ang kasarian dito sa Boac. At dahil na tunugan na rin po sila ng pangkat ng Kastila, napaghandaan po sila at malalakas pang armas ang inihanda para sa kanila. Actually po, gumamit pa rin sila ng bangkang pandigma mula dun sa port ng Laylay. At dahil nga po outnumber sila, napilitan pong umatras ang grupo ng mga Mendez. Sambugpog, okay? Tapos nung gabi din pong yun, dun sa mga natitirang mga bilanggo, iniutos ng kanilang kapitan ng mga Kastila na patayin ang mga natitirang bilanggo. Noong gabi din pong yun ay pinatay sila at yun na po yung pinakang ikalawang maramihang pagpatay dito sa Boac. At marami po ang namatay noong gabing yun. At din na pagkatapos po nun ay kinaumagahan, pinatingnan po sa isang espesyalista kung may natitira pang buhay. At isa po doon yung pinangalan ng si Juan Manuba. Si Juan Manuba po ay parang medyo sinwerte na hindi tamaan ng bala. At siya ay nakaligtas. Ang nangyari po sa kanya, pinaamoy po siya ni ng isang nung espesyalista ng na para mawala yung kanyang hilo, at nung na medyo nagkamalay na siya, agad po siyang tumakbo sa tabing ilog. Agad siyang tumakbo sa tabing ilog, nagtago po siya doon sa mga matataas na damo at mga puno. Hindi na po siya nakita. Siya po, si Juan Manuba po ang nagsalaysay ng pangyayaring naganap noong 1 de Nobyembre. Yan lamang po. Bali, napag-alaman ko po na ito pong mga naging kaganapan noong revolusyonaryo po ay wala po sa pinakang history ng Boac. Na napag-alaman ko po na hindi po ito kasali doon sa pinakang history po ng bayan ng Boac. Bali, kaya napansin ko po na sobrang halaga po nung inagawa natin ngayon kasi dahil alam ko po na marami pong kabataan at marami pong tao dito sa Marinduque, especially po yung mga Boqueño, ang walang may alam po dito. Or kung meron man pong alam, ay sobrang unti po ng kaalaman nila. Kaya parang ito pong inaganap natin ngayon na paggunita po dun sa mga nangyari po nung nakarang panahon ay sobrang importante po lalo na po sa mga kabataan and sa history po ng Boac. Hindi lang po ng Boac, pati po history ng Marinduque. Bali, ang tanong ko lang po, ano po yung, ikaw po ay member ng Kabalikat Civic. Yes po. Ano po yung inagawa ng organization po ninyo para po mapanatili po itong history na ito at may palagana po sa ibang tao? Actually po, bilang paggalang dun sa ating mga bayani at para hindi na rin po mawala at natin sa ating mga kabataan, mai-transfer. So kami po as civic organization, Kabalikat, may ginagawa po kaming tuwing 10 de Oktobre at 1 de Nobyembre. Ginugunita po namin yung kabayanihan ng ating mga nagtanggol sa kalayaan ng ating bayan. Nagtitirik po kami ng kandila, nagpro-procession po kami papunta doon sa ating cementerio de Tampus. Pagdating po namin doon, nagtitirik po kami ng kandila. Meron din po kaming ginagawang tinatawag nating torch parade. Then pagdating po doon sa Tampus, yung mga kandila po namin dala-dala, itinitirik na po namin yon at nag-aalay din po kami ng maiksing panalangin. Okay, maraming salamat po, Engineer. Thank you. Para naman po sa
land usage, development, infrastructure plan ng MSC Heritage. Pakinggan naman po natin ngayon si Architect Maynard Muhi. Si Architect Muhi po ay Assistant Professor 1 sa Marinduque State College at Head ng Physical Facilities Project Management Office. Okay, good afternoon po. So ngayon pong araw, hapon na to is present ko po yung Land Use Development Infrastructure Plan and yung mga heritage building po na existing pa ngayon sa Marinduque State College. So, Marinduque State College, this college offering expanded academic programs in the undergraduate and graduate courses in the fields of education, sciences, technology, engineering, environment, agriculture, fisheries, arts and sciences, business administration and management, health sciences, senior and junior high school programs, which includes the academic and technical vocational livelihood or TVL strands. So, bibigyan ko po kayo ng legal mandates about po kung saan nag-start ang Marinduque State College. So, Republic Act number 805 approved noong June 21, 1952, approved by Congressman Pampilo M. Manguera. So, signed in law by President Elpidio Quirino. So, ito po yung act to establish, organize, and maintain the one National High School of Arts and Trades in the Municipality of Boac, Province of Marinduque, to be known as the Marinduque School of Arts and Trades, and to authorize the appropriation for funds for the purpose. So, ito po yung logo, if you can see on the screen. Right? So, yan po yung Marinduque School of Arts and Trades, 1953. So, there's some confusion po na nangyari. Bakit daw 1952 and then 1953? So, yung 1952 po, dun po na-aproban yung batas. And then, nag-construct po ng, ano, ng buildings and gates, everything po. And then, nakuha po itong lote neto sa Tansa is 1953 po nag-start. So, another legal mandates from Republic Act number 805 offering two levels of education from 1953 to 1975. So, 2 years lang po ang ano, offering ng MASAT kung tawagin natin. The two technical education and 4-year secondary curricula. And then after, and then in 1975, additional offering for a 4-year Bachelor of Science in Industrial Technology. So ito po yung BSIT. So and in 1978, Bachelor of Science in Industrial Education. So legal mandates. So Republic Act 377, approved April 8, 1983, approved by Assemblywoman Carmencita Oreyes, or we call it Delegada. So, signed into law by President Ferdinand E. Marcos. So, Act converting the Marinduque School of Arts and Trade into the Marinduque Institute of Science and Technology, broadening for the purpose of curricular program in science and technology. So, on 1990, so Republic Act number 6833, so January 5, 1990, authored by again Congresswoman Carmencita Oreyes, signed into law by President Corazon C. Aquino. So, an act changing the name of Marinduque Institute of Science and Technology in Barangay Tansa of Boac Marinduque to Marinduque State College. In Republic Act number 7319, approved on March 30, 1992, authored by Congresswoman Carmencita Oreyes, signed to law by President Corazon C. Aquino. So, nagkaroon po ng mga branches ang aming ang Marinduque State College. So, nagkaroon po ng agriculture in Torrijos, College of Fisheries in Gasan, and then Santa Cruz. Yung po yung naging branches ng aming or Marinduque State College. So, the latest po is yung Republic Act number 11334 of 2019. MSC obtained the status of only state university in the province of Marinduque, subject to compliance for its full implementation.
So the college was issued a SUC Level 3 status upon evaluation by the Commission on Higher Education and is one of the 6 tertiary education institution. So yan po yung aming background or mandates kung paano po nagkaroon ng Marinduque School of Arts and Trade up to maybe po this year maging Marinduque State University. In short po is Marso tawagin. So ito po naman, I will present to you or yung aming MSC existing site development plan. So ito po yung main gate. Ano po? So this was constructed based po dun sa aking kalap na information. So po ito yung 1953 ginawa. So ito po yung aming isa na lang po nag-exist dito. Ito na lang pong third gate. Ano po? Sa kasi yan is first gate and second gate, yung old gate po 'yon. So na-renovate na po yung pinaka-first gate. Ito na po yung second gate. Ito po yung ang location niya po yung medyo nasa dulo na po ng aming school. So ito po yung old machine shop. So date completed po is 1953 rin po ito. So yan po yung machine shop. All po yung equipment sa loob, nag-trace back ako po kung ano yung mga naka-install na equipment doon. So nakalagay po is 1953. Ano po siya, in-acquire po is 1953. Then may na-notice po ako, yung fabrication po manufacture po ng yung unit is 1933. So talaga pong sobrang old na po yung ano. So yung iba po, gumagana pa. So some of yung hindi na po ginagamit ng kasi wala na pong spare parts na makuha. And then, ito po yung Boys Trade Building. Ano po, yan po is 1964 ginawa. So, and then yung Girls Trade Building, 1984. So, ito po yung sa Boys Trade Building po, medyo meron na po siyang renovation. Ano po? Yung existing column po niya is concrete na. Dati po siya ay wood. Lahat po siya ay made of wood. So, ngayon po meron na siyang renovation. So, yung Girls Trade Building, so, ito po yung now ay aming garments at saka foods. Correct? And then, ito po yung Practical Arts Building and Electrical Technology Building. So, yung Practical Arts Building po, date completed January 1, 1967. And then po yung Electrical Technology, date completion po or completed is January 1, 1982. So, yung ito po yung gate. Going po ito sa oval or sa gym. So, dito po yung ginamit yung time ng Istra. So, 1965 po. First na naglaro dito sa Marinduque. And then po yung automotive building. Dito completed. So, 1965 po ito. Okay, next po is yung land use development namin. And infrastructure plan. So, based po dun sa plano namin, meron po kaming 12 or more na tawag dito na projects po. So, kasi po yung LUDIP is napaka-importante po. Hindi ka po bibigyan ng budget ng national government kung wala po sa LUDIP. So, kaya po yung LUDIP ng Boac is almost done na po. Already submitted to CHED for approval po. And then, pag bumalik na po sa amin, full implementation na po yung ating ano. So, yung branches po, yung Santa Cruz, so we already finished the draft. So for presentation lang po doon sa aming director ng Santa Cruz. And then yung Kapayang, so meron na rin po. And then yung Gasan, meron na po. Ang hindi lang po namin po na-start na gawan is yung Santa Cruz, Torrios. Kasi po sobrang laki at saka po yung terrain niya. Hindi po kailangan po talagang alam namin yung terrain kasi po medyo hilly at saka po forestry po yung marami pong puno. So
So, but my this end of year siguro po, end of this year siguro tapos namin yung lahat ng branches, meron po ng site development for presentation po sa mga directors. So, ito rin po yung development namin para sa sports naman. So, meron kaming oval. So, yung track. And then, meron din pong parking spaces. So, and then covered court, main gate, fencing. So, yan po yung aming development. Based po ito sa aming ludit. So, that's all po. Salamat. Thank you po, Architect. Bilang student po ako ng Marinduque State College for almost 4 years po, pa 5 years po ngayon, nasaksihan ko po yung ganda po ng Marinduque State College. Ang question ko lang po, bakit kailangan po natin ng pag-develop po ng mga buildings, bakit kailangan po natin ng renovations? Para saan po talaga yun? Kasi maganda naman na po, pero bakit po kailangan okay, po pag-enda so, kasi ang building natin po, every year, tumatanda. Parang ano rin yan. Eh. So, hindi natin siya palaging pwedeng sabihin na okay yan for 10 years. Hindi. So, lumuluma din yun. Ano? So, materials, yung ano, so, nagpe-pay din sila. Ano? Even the structural stability, medyo nag-ano rin yun. So, dapat talaga yung development mo is tuloy-tuloy. So, meron kang itatayo, meron kang i-demolish. So, may lifespan din kasi ang building. Okay. Ano? So, hindi siya permanente na natang dito na nakatayo. Isa po po. Bale, ano po yung kahalagahan ng MSC Heritage po sa history po ng Boac? Ang heritage sa MSC is ito yung tangible. Ibig sabihin, heritage ito. Ano? Nakikita natin like buildings, paintings, and yung mga tangible. Eh. So, parang ano yun, merong sustainable na tawag na sustainable heritage. I-maintain mo siya, doon ka nag-umpisa. So makikita mo yung pinag-umpisahan mo. So sa future yung pa rin ang ito. Kaya meron tayo ditong napiling isang building, yung machine shop. Kasi from 1953 hanggang ngayon, ilang years yun? 60-something? Years? 70? So nandun pa rin siya. Kaya ang balak doon is working museum. Nandun siya. Ibig sabihin, nandun yung structure, maintain mo siya, pero yung mga equipment niya is gumagana pa rin o pwede pa rin gamitin. So, mas tumagal pa siya ng mga 20 years, so mas okay lalo. Maraming salamat po, Architect. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, pakinggan naman po natin si Architect Roy Manrique. At isa po siyang coordinator sa physical facilities ng Marinduque National High School at ICTTVL coordinator ng MNHS rin. Good afternoon, everyone. I am Architect Roy Ar.Maynard from the Marinduque National High School. And today I'm going to discuss to you the different built-in structures in Marinduque National High School. So before we proceed to my topic, let me first give to you the brief history of the Marinduque National High School. So, Marinduque National High School has been standing strong for more than a century, parading a legacy of pride and glory that is beyond belief. The Marinduque National High School, or the MNHS, is one of the distinguished schools in the province founded by the American Thomasites and was officially recognized as the secondary school in 1913 after organizing 20 students. In that year, MNHS is known as the Boac High School, with only one classroom then, during the administration of Mr. Grover Sebastian as the first teacher of the school. Following the abrupt enrollment and after acquiring its site in Isok Boac, it was later renamed as the Marinduque Provincial High School, recognized as the first secondary school in the province. It was established in that year, in 1922, but during the Spanish occupation in 1945, it was burned down and later rebuilt under the Philippine Rehabilitation Act of in 1947, and it was the same year that the Marinduque National High School Library was reconstructed. The approval of the Parliamentary Bill 1328, sponsored by Assemblywoman Carmencita O. Reyes, was signed into law as Batasan Pambansa No. 267,
or the nationalization of the school in 1984. This law took effect and henceforth renamed as the Marinduque National High School. 1990 marked the beginning of a period of school construction and modernization, and technical development became more prevalent in the early years of 2000, wherein more structures and facilities were implemented. So let's now proceed to the campus site development plan. Ito po yung ginawa namin site development plan noong 2016 before the senior high school program started. So in 2016, due to the numerous number of school building projects to be constructed, I myself as facilities coordinator in charge of planning and design was obliged to draft and formulate a final site development plan. Kasi noong time pong yun ay maraming building at itatayo ang DPWH pero walang pwesto. Kanya-kanya silang sinasalpak. So when I entered MNHS, I decided to formulate and create this kind of plan. So the total land area of the school is approximate 14,134 square meters or 1.4 hectares, wherein the old and historical narratives has been preserved and protected. This site development plan comprises of proper location and area measurement of the present and future structure, including its corresponding pathway and driveway. The said plan was initially submitted to the DPWH, which will serve as their guide for the proposed built-in structure that are subject for implementation for the coming years. So let's now explain, let me explain to you the site development plan that we have prepared. On the east side is the East Building. It is along T. Roque Street. And next, on the west part along Ramon Magsaysay is the West Building. Next is the Kamagong Building, which is located in front of the JICA or along Pamintuan Street, located on the south part of the campus. Next is the Nara Building or the latest structure building, which is located on the south central part of the campus in front of the old library. Next is the old senior high school or the original senior high school in 2016, which is located along the north central part of the campus. And next is the North Building, which is located on the northern part of the campus that sits between the boundary of Don Luis and the Marinduque National High School campus. Next is the JICA Building, which is located along Pamintuan Street on the south part of the campus. And next building is the library, which is located, or the old library, which is located on the central north part of the campus. And the last part that that has been constructed is the open-type MNHS gymnasium, which is located on the most central part of the campus, located fronting po dun sa ating open court along the east building. On this site development design, the standard path route and existing road was lined up to display the proper driveway for the entrance and exit of the vehicles, including pedestrian. Now let's go to the first structure ever built in the campus, which is the MNHS Library. MNHS Library, or the Marinduque National High School Library, is considered as a specially designed gabaldon-type building that was reconstructed after the Japanese occupation. This structure has total floor area of 864 square meters that boasts an architectural Art Nouveau style. Its design elements include exposed beam, fascia board, and concrete decorative moldings. Decorative column and medallion on the top center was merged to enhance its aesthetic component. The structure design includes a 7x9 standard room that was elevated from the ground. Large capiz-type high window opening in a typical gabaldon design enhances its characteristic as a sustainable air-ventilated building. Next is the interior wall panel comprises of a trace or a calado. Ibig sabihin po ng kalado, ito po yung butas. Actually, this kalado is a term from the bahay na bato. Ito po yung makikita nyo sa kisame, sa wall panel ng mga old houses, may pasingawan, which is comprised of different design po ito. So when we say kalado, it is typically a pierced transom between the wall and the ceiling. This kalado has a variety of design which intricate and geometrically fabricated, which allows proper airflow inside the building. Solid wood slat wall panel finish along the structure develop proper acoustic and design as part of a
gabaldon structure. The high ceiling with solid wood slat or ceiling boards give emphasis to the acoustical design effect. The structure has approximately 4.5 meters high ceiling opening to allow proper air circulation. Its open plan and flexibility of use is made up of dividing wood panels between rooms that separate and open up the whole entire space. Presently, this structure serves as not only as library, but seminar hall and other special meeting events of the school. Next on our presentation are the existing built structure in the early 80s and 90s on the campus. First is the West Building. This building is a typical two-story structure. It was constructed in the early of 1987 under the congressional fund through the initiative of DPWH. This structure served as replacement of the old shop building. Ito po yung pinalit nung una sa yung mga tiyatawag na White House nung una sa MNHS. Giniba po yun, pinalit po ito way back 1987. And it has a total floor area of 945 square meters. Its 24 classroom building design can accommodate up to 1,300 learners at the same time, both ground floor and second floor. Presently, it is occupied by grade 10 junior high school learners. But due to the aging situation, its current increasing number of students, it is scheduled for demolition. Actually, ito po ay nakaschedule na ngayon for demolition by year 2024 ng DPWH. And papalitan po ito ng 24-story classroom just like the Nara building. Kasi po medyo luma na rin po ito. So next on my presentation is the East Building. This structure is a typical two-story classroom building with a total floor area of 890 square meter and has a total number of 22 standard size 7x9 classroom. In the late school year of 1999, the building was set on fire. Nasunog po ito nung time ni Ma'am Mirna Saho. And it was critically damaged its structural component. Through the effort of provincial government under the administration of Governor Bong Carion, it was redesigned and constructed with its new facade and amenities, which includes the principal office. Nandito po ang principal's office, nandito ang administrative office, nandito rin po ang different audiovisual room ng MNHS, and some alumni batches also donated some renovation such as speech laboratory and other special amenities. This building is currently occupied by the junior high school grade 8 and grade 9 and can accommodate up to 1,200 school learners. Next is the North Building. This structure was built in the early of 2000 under the congressional fund of Congresswoman Carmen Cita Reyes. This two-story classroom building has a total number of 16 classrooms with a total floor area of 785 square meters. This structure was intended for junior high school grade 8 and grade 7 and can accommodate up to 800 learners, both ground and second floor. This building sits on the boundary lot of Don Luis Elementary School and MNHS compound. Yung likod po niyan ay Don Luis na. So, doon po medyo nagka-problema kami noong time na kinoconstruct yan kasi sabi po ng Don Luis daw is part daw nila yung parang 2 meters. So, nagawa ng paraan na may itunos dating superintendent kaya naitayo po ang North Building. So, next on my list and the last structure ever built during the late 1990s is the JICA Building. This JICA Building is located on the south side of the campus and was constructed in 1994 under the special fund assistance of the JICA or the Japan International Cooperation Agency, Philippines, and the provincial government of Marinduque under the administration of former Governor Carmen Cita Reyes. It is a typical one-story school building with a total floor area of 810 square meters. It comprises of 11 standard classrooms which can accommodate up to 700 learners. This structure was intended for science laboratory room during the late 90s but was later converted to computer laboratories on the late school year of 2000. Due to increasing number of computer gadgets, donation by alumni, and other stakeholders. So, ito pong JICA building is subject for demolition dito kasi it was visited by the DPWH and ito po ay naka-program na
The problem po dito, kaya hindi pa ito magawa, as of now, is meron po itong kontrata. May kontrata po ito sa MNHS na 25 years. And the building stands for only 22 years pa. So may tatlong taon pa po para ma-demolish to. And this is scheduled and to be constructed by 2026 siguro po. Another 28 classroom po ito due to number increasing number of the school learners MNHS. So next on my presentation is the now let's proceed pala po sa newly built structure in MNHS. Ito po yung mga bagong structure na tinayo sa MNHS on the late 2000. On my first building structure that on my list is the original senior high school building. This structure is a three-story building located on the north part of the campus near the library. Ito po yung nasa harapan, nasa gilid ng library. It covers a 9-standard classroom with a total floor area of 350 square meters. It was built in 2014 under DPWS Congressional Fund and was operational in 2016 just before the start of the program. Its complete firefighting equipment and alarm system enabled the occupants for a safe learning environment. It was originally part of the 2012 DepEd School Building Program as part of the preparation for the senior high school opening in the late 2016. This school building was intended for the first pilot batch of the senior high school student, which opened last 2016, to which the building can accommodate up to 600 numbers of senior high school learners. On the early 2019, it was later converted to shop laboratories of SMAU, or the Shielded Metal Arc, and the EIM, or the Electrical Installation Maintenance, of the senior high school TBL track. Currently, this building is in full operational as the Industrial Arts Shop Laboratories. Next on the list is the Kamagong Building. The Kamagong Building is a four-story building structure located under the southern part of the campus. This four-story structure was completed in October 2017 under the Special School Assistance Fund of PAGCOR, or the Philippine Amusement Gaming Corporation. It is a building footprint of almost 600 square meters with a total number of 20 classrooms. This school building was occupied by the senior high school STEM student and other academic strand of senior high school and can accommodate up to 1,000 numbers of school learners. This four-story building has its own firefighting equipment and mechanisms such as sprinkler system and fire alarm system. It is also the current location of the office of the senior high school, office of the assistant principal. Another structure on the campus is the NARA building, or the latest structure building ever built in MNHS. This four-story building started its construction in 2019 under the DPWS Congressional Fund Building Program. It has a total building footprint area of 950 square meters and has a total number of 28 standard size classroom or 7x9 classroom. This four-story building is located on the north central part of the campus in front of the main library. Nasa harap po ito ng library. So ang naging issue po dito is nung ginagawa po ito, iningatan namin, ako po ang nag-supervise, iningatan po namin NARA trees. The only problem is talaga pong hindi man na-save yung old stage kasi due to proximity ng ating building sa kabila, sa likod, kumbaga is na demolish po yung stage natin. But all NARA trees or historical trees ng MNHS was preserved po. So this four-story building is located on the north central part. This school building was intended for additional junior high school students and can accommodate up to 1,500 numbers of school learners, wherein it is built with latest innovation design such as automatic fire sprinklers, smoke detectors, complete fire system alarm, and the self-installed water cistern tank and a fire pump room. The construction started in 2019 and was temporarily stopped in 2020 due to the COVID pandemic. The construction operation was restored in 2021, and it was fully operational this school year 2022, which add convenience to the growing number of learners this school year. Another structure on the list is the MNHS Gate. This structure is located on the east central part of the campus.
The east gate serves as the main entry point of the campus, which is a new and innovative design approach needs to be addressed. It was visualized in 2019 by former Principal Erwin Perlas and myself, wherein our main concept is to blend on the ongoing design innovation being implemented inside the campus and to the improvement of the new MNHS. The main purpose of this project is to ensure a wider gate that will accommodate large size of vehicles inside the campus. The main east gate structure has a total number width of 10 linear meter. The total main gate width is 6 meters wide, and its gate header height has an approximate maximum clearance of 4 meters high to allow tall heavy equipments to pass by during the construction period. This project was constructed for 6 months and personally funded by school MOE. It was fully operational in the same year of 2019. Next on our list is the most promising structure ever built in MNHS, which is the MNHS open-type gymnasium. This structure is located on the west central part, nasa gitna po ito ng campus namin, and the court design was conceptualized and formulated by myself in collaboration with the former principal, Dr. Perlas. The main concept of our design is to create sophisticated and massive structure that can accommodate large number of students in one activities. This structure showcases several court amenities such as digital scoreboard, fiberglass ring board, stainless railing, and other accessories. Our design was submitted to DPWS for funding and approval. And through the assistance of Congressman Lord Alan Velasco and George Aliño, General George Aliño, the project was fully realized. It was completed in 2021 with a total floor area of 1,300 square meters. This massive open-type gymnasium has an approximate total project cost of $24 million. Presently, this structure serves as the new main focal point of the school campus. The main court design includes one basketball court on the center, two volleyball courts on both left and right side, digital scoreboard and stainless ring with fiberglass board, two comfort room, two stock room, and two dressing room on both sides. One main stage on the center with a total area of 108 square meter and a holding area. The building design is to accommodate three courts all at the same time, which serve as the central sports activities events of the school and considered as one of the largest court ever built in Marinduque. This open-type gymnasium can cater a total number of 1,000 participants in one single event. And the last but not the least is the open-type holding area. This structure is the last phase design of the MNHS gymnasium with a total floor area of 120 square meter. Ito po yung additional na ginawa sa gymnasium requested by our principal para po pag merong mga event na malalaki sa gymnasium na yan, dyan po hinuhold ang mga bisita. Kasi the main problem of MNHS ay yung pong bisita kapag meron kami mga malaking event, hindi malaman kung saan pag-i-stay yung ating mga VIPs. So yan pong design ng MNHS holding area is open type. And then may CR po, saka may bar. Yung pong loob doon is parang bar yun. Lagayan po yun lang, parang mini canteen. Hindi pa lang po nilalagay namin ng kap, pero may mini canteen po yan. So the main purpose of that is to accommodate VIPs or the special guests in our campus. So this the proximity of its location to the gymnasium will serve as the receiving hall to all intended VIP guests and participants of the event. Hence to date, the Marinduque National High School survived the unprecedented times brought by the COVID pandemic through the collaborative effort of the school administration and its stakeholder. Despite the challenges, MNHS continued to flourish and enduring dedication to its students in its 108 years of active service in preferring high-quality education, and that the improvement within the system will become more evident. MNHS will always be a home for everyone, where stories are told. We are one heart, one team, one MNHS. Everyone is welcome. Thank you and mabuhay ang Boqueño. Happy Quadricentennial to all. God bless us all. That will be all for my presentation. Thank you po. Bali, may question po ako, pero para sa inyo pong lahat. Sige, sige. Kay Architect Roy Manrique po. Ano po yung mga, sa dami po ng structures po na nagawa, na bago na po sa MNHS, ano po yung mga future plans po ninyo para sa school?
Okay, actually, marami pa pong future plan ang MNHS. At based sa aking mga nakalista, number one is yung entrance and exit point. Kasi the most critical part ay yung entrance at exit point ng bata, na kapag pumasok ang bata doon sa east gate, dapat lalabas sa west gate na malaki. So, ang next project po namin is palalakihin pa yung west gate sa likod, na pwede lumabas doon ang sasakyan, complete. And to complete our project, lalagyan po namin ang driveway paikot dyan. So, yung po makikita ninyo doon sa MNHS na building nung kanay, no? yung open type gymnasium, paikot po yung sakyan doon, paikot siya, then ang labas is dito, para siyang roundabout. Then, ang labas po is doon sa west gate. At isa pong building dyan na possible namin itayo is yung pong alumni building. Kasi masyado maliit na para sa alumni. So, possible yun ay nagawa namin ng design. Actually, ang sistema po ng aming construction dito is kami nang gumagawa ng design sa MNHS. Kasi pag ipapadesign pa sa DPW is tatagal. Na sabi nga ila, maganda raw yung pasok ko kasi may architect sa MNHS na may teacher pa, double purpose. Siguro baka, kaya siguro po ako yung ginawang guru at tadana ay para doon sa MNHS. So, ang pinakang main purpose po namin is to improve more the MNHS at to build structure na conducive sa bata. Dahil ang purpose po talaga ng MNHS is pataas po yan. Ang target po namin na number ng bata by the year 2028 aabot po ng 10,000. As of now, we have 7,000 school learners. 7,000 po yan. So, by the year 2025 hanggang 27, 10,000 na po yan. So, ang request ko sa DPWS, every time na umatin ka ng meeting ng principal, magbibigay kayo po ng structure dyan, dapat 4-story building. And my main plan is to connect all the building through meron po tayo pang steel na pag yung teacher pupunta sa kabilang building sa west gate, hindi na po babat akit ulit. Connectivity po about building. At nakadesign po yan. Ako personally ang nakikipag-deal sa DPWS na kapag gumawa kayong building yan, dapat pantay ang level. Kasi kami na po ang bahala maglagay ng tulay dyan na bakal para yung teacher iikot dyan ang iikot lang. Hindi na babat akit pa. Just like in Paranaque National High School. Ganun po yung sa Paranaque National High School. Meron siyang parang tulay. So, si teacher hindi po nahirapan. Yung pa mga proposal namin. Parang ganito rin po. Parang ganito sa library to. Yan, ganito. Connectivity. May connectivity ang bawat building. Parang ganito po. Thank you po. Ay, ikaw po, Architect Muhi. Dito po sa MSC, ano po yung mga future plans ninyo? So, sa MSC, ang saludit namin, masyado nang marami yung population din natin. So, number one, ang target ng LUDIP is magkaroon ng another access dito sa may diversion road. Kasi sobrang ano na. So, makikita mo sa pinreset ko kanina, talagang fully yung place natin nung wala na siyang area. So, yung oval nga, so, because of LUDIP na adjust, so, i-relocate yung ating oval. So, hindi na siya ngayon. Dati, yung may rice field side, walang building doon. So, ngayon, naitayo na. So, totally tayo is nakakulong na. So, na-adjust na yung So, karamihan ng development natin dito, either demolish, construct. Demolish, construct. Yun ang Kasi yung iba talagang hindi na mapapakinabangan. So, kailangan natin bagong building. So, meron kang i-demolish, meron kang i-construct. Kasi wala nang place na yung ibang mapapaglagyan. So, lahat kasi ng puno na. So, and then also yung ating drainage system. Last time, kailan pa tayo binaha ng October 3 po. October 3, sobrang lakas ng talagang baha tayo. So, yun ang namin drainage system. Tapos water, yung source ng tubig natin dito is parang kulang na kasi sobrang dami na. Pag nag-high-rise ang building, automatic kailangan mo ng bagong source ng tubig. Pataas tayo ng pataas, hindi tayo pa-horizontal, pa-vertical ang ating development. So, and then yung road network, yan ang natin. So, yun ang
Kasi pag nasa ludip na, madali nang makita. Wala ka nang iisipin na ito ang development. San itatayo yan? Ah, dito yan. Meron kaming designated ano dyan. Area. Demolish. Ano paano ngayon? Meron. Oh, demolish natin siya. So, paano ma-demolish? Oh, di itong, ano, meron kaming ano dyan, meron kaming plano. Kasi hindi ka pwede mag-demolish pag wala kang ludip. Yun ang ano ngayon sa gobyerno. Pag di man na-approve yung ludip mo, hindi ka pwede basta mag-dito, mag-iba. So, dapat meron kang sarili na approve na ludip. Yan ang ano sa atin. Kaya importante yung ludip. Tsaka pag wala kang ludip, hindi ka makakapag-propose ng new project. Yun din ang kailangan nila sa national. So, you know. So, dapat lahat ng branches natin ay meron tayong ludip. Yun ang ano natin. Kaya kahit ilang projects mo ang ipropose mo, kung wala kang ludip, hindi po ma-approve. Hindi man ma-approvehan. Kasi yun ang ano nila eh. Ang hinahanap. Ay, kay engineer po. Nabanggit niyo po kanina na parang taon-taon po ay inagonita po ninyo yung mga makasaysayang pangyayari po dun sa mga kalye po sa Boac at saka yung mga taon-taon po. Ay, ano po yung bukod po dun sa paggunita niyo po taon-taon dun sa mga ano po, walang pangalang bayani. Ano po yung mga other projects po ninyo or iba pa po ninyong inagawa, iba pa pong nagawa ng organization ninyo para po mapanatili or ma-preserve po yung history ng Boac? Madami po sa kamiyembro din namin na guro. So, minsan po ay ini-incorporate namin din yun dun sa kapag nakakausap namin yung ating mga estudyante. Para hindi po baga mawala, manatiling buhay yung kabayanihan nung ating mga bayani. So, inaano din namin na ikinikwento din namin. Even po doon sa mga anak ko, kinikwento ko din doon sa mga estudyante natin, kahit hindi history yung subject natin, minsan napapag-usapan, ayun, naiikwento natin. Then, minsan, yun nga ni, katulad nun, pag 10 de Oktubre at 1 de Nobyembre, nagtotorch parade kami. Yun yung ginagawa namin. Kahit bagaman lamang na yung mga bayani natin na nag-alay ng buhay, manatili silang buhay sa atin at sa susunod pang mga henerasyon. Okay? Kasi, ma'am, bukod sa usapan, in addition dun sa development ng Marinduque State College, ako din po ay member ng LUDIP team. Ngayon, pagdating po sa electrical, kami po yung unit na nag-aayos nun. Dito po sa atin, sa dami ng projected projects natin, ang laki na po ng demand natin sa electrical. Ngayon po, ang ginawa natin, pinagdalwa po natin yung source natin. Meron po tayong substation 1 at substation 2. Ngayon yung substation 1 po, na-upgrade natin. Bali, 3.75 kVA yung dati, ginawa na po nating 167 kVA para ma-accommodate po natin yung demand ng mga bagong building natin. Then, ito pong substation 2, ganun din po siya. Naka-ano po siya para i-upgrade. Bali, siya po ngayon ay 3.75 kVA. I-upgrade natin ulit siya sa 3.167 kVA. Then, kasunod po nun, yun naman pong ating mga conductor. Hindi naman po pwedeng mag-upgrade tayo ng mga transformer natin, pero yung conductor may iwan. Ma-overload naman po yung conductor. Then, dito din po, sinisimula na rin po nating gamitin yung renewable source of energy. Nag-request na rin po tayo ng mga solar light na ilalagay po natin dito sa ating mga streets. Okay. Additional nga pala, no? So yung mga building na itatayo ngayon, ang tinatawag namin sustainable building. Sometimes tinatawag namin green building. So meron siyang futures for ano yun, solar panel. Tapos harvesting tank. So, and then napag-usapin namin ni Engr. Egay. So,
So bakit ba yung wire natin din natin ni underground? Napag-usapan namin yun. So lahat ng communication, lahat ng ano, iba. Kasi kung sa naggawa ka ng drainage system, pwede mo siyang ilagay doon sa tabi niya, nag-excavate ka na, meron ka ng pipe na nakaabang lang sa loob naman. So, para madali, kasi kahit kay medyo bahay, kasi ang i-elevate lang naman namin yung dulo. Yung dulo. So, yun ang na, napapag-usapan namin na, kasi lagi tayo na may nakikita naka, ano eh, so ba't din natin isipin, in the future, meron na tayong nakaabang. Pag nag-drainage system, kasi nagre-request na po ako ng meron na kaming phase 1 ng drainage system, nag-ano ako ng phase 2, phase 3, baka abuti ng phase 4 yung drainage system dito. So, at least nakalatag na siya kung alam na namin kung saan yung ating mga wires na underground. Lahat po, communication, lahat po nasa atin. Kung akayanin. Kasi may hirapan naman po, kasi kung pagputol-putol yung ating budget, ano po. So, naigawa mo na, tapos iintay ka na naman sa sunod, paano kung hindi pa na-approvean sa sunod, maghihintay. So nakalatag na yung aming ano, yung aming nasa isip. So ang problema lang is yung budget. Yun ang nagiging problema talaga. Ang ganda ng plano mo, gusto mong maging ano, tawag ito, ma-implement lahat. Pero talagang syempre, hindi man tayo budget constraint. Hindi mahirapan na no, sa budget nahirapan talaga. So kung ibibigay yung 16 na building na yan, ganda ng MSC. Marso na po. Marso. Marso na talaga yan. Oo, talagang anak. Kaya pag na-develop yan, lahat na yan, ang daming kulang. Daming. Mag-upgrade si engineer ng ano, kanyang ano, upgrade ng plumbing, upgrade ng drainage system, lahat, ang daming i-upgrade pag ano, na-approve na implement lahat yung project. May additional pa pala ako na, nabanggit ni Architect Maynard yung drainage system. Isa pa rin pong project ng MNHS na kasalukuy kong tinatrabaho ko at namin lahat ng buong kanal grupo sa MNHS, yung pagplano ng drainage system. Kasi yung problema sa Boac po talaga is maliit po yung outlet ng drainage system sa may parting isok. So sabi nila namin, nung umaten po ako ng ILA, yung legislative sa yung sa munisipyo, ako pinatin ng principal namin. Binanggit po namin yung drainage system doon. Gagawa kami ng plan ng drainage system sa MNHS kasi talagang binabaha yan. Grabe ang baha sa MNHS. So, ang problema, kahit gumawa kami ng drainage system, pag ang buwak sa may harap maliit, hindi rin makakaayos. Pero sa ngayon po, meron kami proposal at pinasa kong design at plano at estimate doon sa DPWS for funding na may malaki din drainage system na gagawin doon sa bandang likod ng west part of the building. Sa MNHS, mayroong malaking drainage system na lahat ng tubig ng MNHS doon pupunta, papunta doon sa may magsaysay street, sa may likod ng, sa may west part ng campus. Kaya, yung po drainage system ng school, ito lang napaka-importante. Nabanggit mo ng architect Muhi. So, pag baliwan lahat ang structure mo, kapag ang iyong school o ang campus mo ay binabaha. So, importante po tayo yung drainage system sa school. At base po dun sa mga tinalakay natin kanina, isa lang po yung masasabi kong kahalagahan nito dun sa ina-celebrate po natin ngayon, which is yung ika-apat na daang taon na pagkakatatag ng bayan ng Boac is yung simula po dun sa mga nangyari po dun sa makasaysayang lansangan po, then yung sa MSC Heritage po, then yung sa built-in structures po ng MNHS. Isa lang po na, bilang isang kabataan po is, mahalaga po sa amin na malaman yung mga history po na yung mga naging kaganapan po dito sa bayan ng Boac at sa buong Marinduque na rin. Dahil if hindi po mapapasa sa amin, ano pong may papasa namin sa next generation? Kaya yung pong paggunita natin sa mga ganitong mga kaganapan po or pangyayari sa mga past event ay sobrang, ano po, sobrang halaga sa amin at sa mga Boacenyo po at para sa rin po sa mga Marinduqueño. At yun nga po ang at dito po nagtatapos ang ating programa at nagpapasalamat po ako muli kay Engineer Edgardo Laririt. Sorry po. At kay Architect Maynard Muhi at kay Architect Roy Manrique sa pag ano niyo po sa pagbibigay niyo po ng kaalaman sa Marinduqueños at
Ako po si Jelly Peralta, estudyante po ng Bachelor of Arts in Communication ng Marinduque State College. Muli po, maraming salamat at magandang araw.